Eto na nga mga mare, itong dugtong ng video ko kahapon. So, eto na nga. Eto kasi si Mikay, pag giniwanan ko ito dito sa bahay, ay naku talaga, maghahanap yan siya ng kanyang mga gamit na sisirain. Kagaya na lang itong basurahan namin mare na nakasabit lang dito sa may lababo. Nakita niya kasi na may mga nilagay-lagay kami dyan ng mga kung ano-ano, kaya naisipan niya siguro itong kalkalin. At iba naman yung mga nilaglalagyan ko ng mga paninda, like yung mga plastic, ay naku, kinalkal din niya. Hindi ko alam tong aso ko na to, hindi ko alam kung nananadya ba talaga to o sadya talagang ganon siya. Pero ganon pa man ay lablab ko pa rin yan. Kahit anong gawin yan ay wala talaga akong reklamo, at hindi talaga ako pwedeng magreklamo dahil gusto ko yan. Balik na nga tayo dito sa ginagawa ko mare. Pagkatapos ko nga dyan naglinis ng pinagkalata ni Mikay, at eto naman yung pinaggagawa ko. Bali, in-unboxing ko nga lang itong mga pinamili ko. Pagkatapos, ayan, inayos-ayos ko lang, pinaghiwalay-hiwalay ko lang yung mga may mga amoy at saka yung mga pagkain. Alam nyo ba mga mare, habang nag-unboxing nga ako dyan, ay iniisip ko, tuwang-tuwa na ako ngayon dahil may nagbibigay sa akin. Pero syempre, mas maganda din kasi yung ako naman yung magbibigay. Pero hindi nga ako nawawala ng pag-asa. Manay mo nga naman, pagdating ng araw, ako naman yung bibigyan. O diba, hindi naman kasi pare-pareho ang panahon. Minsan, nasa ibabaw ka, minsan nasa ilalim ka. Eh, sa panahon ko ngayon ay nasa ilalim nga ako. Malay mo, balang araw nasa ibabaw naman ako, di ba? Aminin ko mga mari, ibang-iba talaga ang estado ng buhay ko ngayon. Dati, medyo may pera pa ako. Ngayon naman talaga masasabi kong walang-wala ako. Meron naman, pero tama lang, minsan kulang pa. Kaya kung ikukumpara ko yung buhay ko noon, mas gugustuhin ko na lang din yung buhay ko ngayon kasi wala man akong pera ngayon, pero masaya ako. Oo, dati may pera ako, pero hindi naman ako masaya. Ewan ko ba, ba't ganun? Kaya kapag nakakatanggap ako ng ganitong mga biyaya, ay grabe na talaga ang tuwa ko. Para bang napakababaw na ng kaligayahan ko. Pero thankful pa rin ako. Kasi nga, bibihira lang naman yung may magbibigay sa atin ng ganito. Sana all binibigyan. Alay nyo nga naman mga mare, ako ngayon ang binibigyan. Balang araw, ako naman din ang magbibigay, di ba? Hindi naman kasi lahat pare-pareho. Gipit man ako ngayon, pero okay lang. At least okay lang naman ako. Masaya ako. Hindi naman ako naghahangad ng sobra-sobra. Ang sa amin lang, eh makakaraos kami araw-araw at matutulungan ko lang yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Yun talaga sana ang gusto kong mangyari. Kaya naman talaga pinasok ko itong pagbablog. Kaya baka sakali dito lang ako makakatulong sa mga magulang ko. Kasi ba naman, matatanda na yung mga magulang ko, gusto ko naman sana kahit papaano maipaparanas ko sa kanila yung maayos-ayos man lang sana na buhay. Kaya kahit sa pagbablog man lang, kahit papaano mabago ko man lang yung buhay nila. Simula talaga noon hanggang ngayon ay talaga namang naghihirap pa rin hanggang ngayon. Kaya kung umabot ka dito sa kakapanood ng video ko, ay salamat naman at pinagtiyagaan mo yung voiceover ko. Pa-like, follow, and share naman mga mare. Yun lang, bye!